creation of a law enacted by Congress, yung Republic Act 10930, pinaigting po natin ang pag-i-issue ng mga driver's license doon sa mga aplikante natin. So kaya nga na-create itong diverse education center natin. Ito po yung lecture room natin. They properly observe yung proper distancing. May alcohol tayo. Tapos yung mga naka-face shield at saka naka-face mask talaga sila. So yung IATF talaga na protocols, health protocols, ino-observe din natin dito. Para may sa katuparan po yung programa ng ating gobyerno na magkaroon po tayo ng mga enhanced driving schools. At dito po sa team park na to, lahat po ng mga estudyante, bago po sila magkaroon ng lecture dito po sa ating deck, ay nagkakaroon po muna ng walkthrough para makita po nila ng actual. Ano po ba ang dapat, ano ang tama at mali po sa ating mga kalsada? Isa po ito sa napakagandang proyekto ng land transportation dahil po ang bawat may nais na kumuha ng student permit, dadaan po muna sila sa theoretical driving course na kung saan tutukuyin kung sino sa kanila ang may kakayahan o karapat dapat na magkaroon ng student permit bago silang matawag na isang non-professional driver's license holder o di kaya po professional driver's license holder. Iko-compare mo siya sa isang classroom. Conducive to learning, yung word na conducive to learning. Pag sinabi conducive to learning, yung tipong nasa classroom pa lang yung bata, meron na siyang matututunan. Maganda siya compared sa dati. Kasi yung compared sa dati na tipong marunong pa lang mawag ng manobela, natatawag ka ng driver, yung ngayon, yung mga dumadaan sa bagong proseso, talagang isasalang sila. So ngayon, bago ka pa umabot mo sa tipong mag-practical driving, dadaan ka muna, bubugbugin ka, yung nga sinasabi na term is, yung bubugbugin ka muna ng mga questions, ng information about yung kung ano yung mga kailangan mong malaman. Na kapag nasa daan ka na, yung tipong masasabi mo ulit na sa pag-drive mo para sa sarili mo, tsaka para sa mga taong makakasalubong sa daan. Sa pamamagitan po ng kaalaman sa loob ng kalsada, tinatanggal po o hindi po, malamang ay binabawasan po ang aksidente sa loob ng kalsada. Kung saan, araw-araw po, daan-daan po ang nai-involve sa aksidente. Kaya, isa po itong magandang layo ni LTO. Sa isinasagawa namin pagpapacilitate ng examination sa aming mga examiners, efficient po ito sapagkat ang mga sets of questions ay computer-generated na kung saan hindi pinahintulutan o hindi mabibigyan ng tsansa ang mga fixers o mga iba't ibang tao na mabigyan ng same set of questions. Liban doon sa computer-generated ang mga tanong, kami rin po mga lecturer ay nasa loob upang bantayan po kung sakaling may mangyari mong pandaraya o may mangyari mong kopya.
Ito po yung bagong innovation po as pronounced by our President na magkaroon talaga tayo ng maayos na daan at saka in coordination with our DOTR Secretary Arthur Pitugade and our LTO Assistant Secretary Edgar C. Galvante na kailangan po pagtingin talaga yung issuance ng mga driver's license at saka po isa kasi sa mga mandato na mandate natin sa LTO po na mag-issue tayo ng mga driver's license to a very qualified person. Itong driver's education center natin, wala pong bayad ito. For free yan sa publiko, qualified. Yung sinasabi nilang thousands or thousands ba yan, huwag kayong maniwala kasi sa totoo lang, if you will have to personally visit and come to LTO Region 3 po, ma-assure po namin dito sa deck po na wala talagang bayad dito, free to para sa publiko po. I am inviting all those qualified applicants, the public, to please feel free to come to our office at saka reassured po, i-assist po namin kayo.